Ikalima ng Enero, Sabado, bago mag-Epifania, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gustong lumabas ni Jesus pa Galilea at natagpuan niya si Felipe. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Taga-Bethsaida si Felipe na kababayan ni Andres at Pedro. Natagpuan naman ni Felipe si Natanael at sinabi ito sa kanya, "Ang tinukoy ni Moises na nakasulat sa batas at mga propeta, siya ang natagpuan namin, si Jesus na anak ni Jose na taga Nazaret." Sinabi sa kanya ni Natanael, "May mabuti bang galing sa Nazaret?" Sagot ni Felipe, "Halika't tingnan mo." Nakita ni Jesus si Natanael, napalapit sa kanya at sinabi niya tungkol sa kanya, "Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari." Sinabi sa kanya ni Natanael, "Paano mo ako nakilala?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita." Sumagot si Natanael, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos at naniniwala ka na. Higit pa sa mga ito ang makikita mo." At dinugtong ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong nakabukas ang langit at panhikpanaog sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, halika't tingnan mo. Kaunti lang ang alam natin tungkol kay Andres na kapatid ni Simon Pedro. Ngayon, nakikita natin ang isang dakilang bagay na ginawa niya. Dinala niya ang kanyang kapatid na si Simon kay Jesus. Sa Galilea ay natagpuan ni Jesus at tinawag si Felipe na sumunod sa kanya. Inaanyayahan ni Felipe si Natanael na pumunta at makita si Jesus. Dinala ni Andres at Felipe ang iba pang mga alagad kay Jesus. Gusto din nilang makilala si Jesus sapagkat naranasan nilang maging kasama siya sa isang araw. At sama-sama silang magiging tagapagpahayag ng kasaysayan ng Kristyanismo. Kapag tunay kang nakikipag-ugnayan kay Jesus at nakaranas ng kung paano ang mabuhay kasama niya, masigasig ka ring magdadala ng ibang mga tao sa kanya. Sinulat ni Papa Pablo ika-anim sa Evangelii Nuntiandi, "Mahirap isipin na tatanggapin ng isang tao ang salita at ilalaan ang kanyang sarili sa kaharian nang hindi siya magpapatotoo dito at ipahahayag ito sa iba." Pagsasagawa, ayon sa isang obispo, kung ikaw ay nakatanggap ng mabuting balita, kakati ang iyong dila. Kumati na nga ba ang dila mo?